bago tayo ng tutorial ngayon. So, maraming salamat sa iyo, sir, sa pa-request mo na ito. Itong tutorial na to ay para sa mga baguhan lamang at sa mga gustong matuto sa mga koneksyon. Sana may matutunan kayo sa mga koneksyon ko. So, sir, maraming salamat at ako ang iyong napusuan para i-tutor sa iyo ang ganitong koneksyon. So, Yamaha F7 yung mixer mo, kaya lang wala ko nun, sir, pasensya ka na. So, siguro maintindihan mo na yan. Meron ako dito M4. So, yung kailangan lang naman natin dyan, yung outline ng ating audio. So, sa mga settings dito, simple lang din naman na yan. Sana maintindihan mo. Okay. Sir, ang tutorial na to ay hindi lang para sa iyo, para din sa mga baguhan na ganito yung connection. 215 equalizer. Sakura 735 na integrated amplifier at saka Kibler na JX7 na UB tag dito yung may kwansya USB yan. So itong Kibler ko, matagal na to, 3 years na to sa akin. So mula hindi pa ako nag YouTube, dito ako nag-umpisa sa amplifier na to. Yan, tingnan niyo na lang yung unang vlog ko, nung unang-una pa. Yan. Siguro masasabi kong matibay to, matibay ang Kibler. Yan, napakatibay. So yan. Umpisahan na po natin yung ating tutorial. Maraming salamat. Mayroong shoutout nga pala sa ating may-ari ng sound. Yan. Thank you so much at nagkaroon ako ng background. So sana walang copyright. Yan. Thank you. Ito na, umpisa na natin yung ating connection. Yan. Ang gagawin pala natin dyan, yung isang channel ng ating mixer, gawin natin na mid-high. Siyempre, CD mix, ganun din. Na 215 natin, gawin natin mid-high, low, mid-high, low. Yan. Ganyan po yung ating setup. So, lagi po ninyong gawin na sa ilalim yung low para hindi kayo malito. Yan. Sunod, yung sunod sa low ay mid-high. Sunod naman yung ating equalizer. Yan. Tapos yung mixer nyo, kahit saan nyo na lang pwedeng ilagay yan, basta umabot lang yung ating connection. So, ito na. Hindi na natin patagalin ito. So, ito na! So ayan mga boss, umpisa natin sa main output ng ating mixer. So yung mixer na M7, may gantong siyang output at mayroon ding RCA na output. So pwede ka rin dun sa RCA output niya, dahil integrated naman yung mga amplifier mo. Or kaya lang kasi may kon tayo, may DBX215 tayong gamit. So ito nang gamitin natin. So pwede rin yan, kaya lang need mo talaga ng conversion. So ayan, from output ng ating mixer, gamitin natin dyan PL to XLR male. Yan na kailangan natin. So sa mga nagtatanong nito, so, maraming mabilhan ito sa Lazada or pwedeng DIY. Yan, pwedeng DIY. Okay, mga boss, yung loop channel gawin nating mid-high or reconnect natin sa channel 1 ng ating 215. Tapos yung right channel gawin nating low. Yan. Okay, yung kabilang dulo, yan, ito ang ating male XLR, connect natin sa ating 215. Ito na po tayo sa DBX 215 natin. Yung left channel, gawin natin mid-high. Ayan. XLR, kung po yan, male, connect natin dito sa input 1. Okay. Then, yung right channel ng galing ng mixer natin, yung male, connect natin sa channel 2.
Yan, okay. Sa input po yan, ha. Then, punta na tayo sa channel 1 output ng 215 natin. Kaya nga pala, bawat pumunta dyan sa output connection. Pakilala ko muna yung ating cord. Yan. Ito si XLR female. Ang dulo niya, RCA. Yan. Yan po. I-connect po natin dito sa output ng channel 1. Ang ating 215. For mid high po yan, ha. Sa second amplifier po tayo. Ay, sa first amplifier pala. Sorry. Okay. Connect tayo sa first amplifier natin. Dito tayo mag-connect sa A. Input po yan. Yan. Audio input. Sa A tayo. Ayan po. Kailangan natin ng Y. Or splitter. RCA to RCA. Yan. Connect natin yung dulo nito dito sa female RCA. Okay. Tapos yung dulo naman nito, i-connect natin sa input A. Okay. Pwede rin sa input B. Yan. Okay. Na-connect na natin yung sa first amplifier natin for mid-high. Punta naman tayo sa channel 2 ng ating 215. Kung ano po yung ginamit nyo rito sa kabila na output papunta sa ating first amplifier, ganun din po yung gagamitin natin dito sa second amplifier natin. Connect na po natin sa channel 2 yung ating XLR output channel 2. Yan. Tapos ganun din po yung dulo niya sa katulad sa kanina. Okay, sa second amplifier po ito, ha. Okay, so ayan po, dito tayo sa input. Ayan. Audio input. Ayan. A at saka B. So dito tayo sa letter A. For one po yan, ha. For sub natin, second amplifier. Ayan. Okay na po yung connection natin. So yung mga speaker natin nakakonnect na rin. Ganito ang ginawa ko dyan. Sa channel in na lang tayo naglagay. So kasi naka-selector po yun sa likuran. Hindi mo pinilagay sa A and B. Channel A lang talaga. Nakakon siya ng minimum 8 ohms. Yan. Naka-minimum, pwede rin siya sa 4 ohms. Parallel mo yan. Pwede ka mag-parallel. Para mag 4 ohms. Yan. Ganun din dito sa ating yan, sa output ng mga speaker natin dito. Yan. Ganun din ang ginawa ko. Parehas yan sila. So, kaya kung ginawang mid-high ito si Sakura, ang kwan niya, ang maximum niya, 700 watts, yan, times 2. Sa 8 ohms, ayan. Ayan o. Ngayon, itong si GX7 natin, si Kevlar, ay 800 watts times 2 po yan. So, yung nakalood dito, 700 watts na jackhammer, dalawa. Ito naman, mid-high natin, 600 watts na dalawang atomic, D12. Dikinsi pala dito sa kabila. Ito, D12. Yan, with Twitter na 300 watts. Okay. Yan, sana may natutunan po kayo sa ating connection. So, sa punta naman po tayo sa harapan. Okay, ayan po. Yan, bago natin saksak po yung mga amplifier natin. Nakabawa po yung mga volume natin, saka naka-off. Yan, naka-off po tayo. Okay, saksak na natin. Ito yung sa ating mixer. Ito yung sa ating DBX 215. Then ito yung sa ating mga amplifier. Pasensya na kayo, maraming kalat yung mga wires natin dito.
Ito yung ating chicken amplifier. Ito yung first amplifier. Okay, munta tayo sa harapan. Dito po, gagamitin lang natin dito, Bluetooth. Ayan, naka-Bluetooth lang tayo dito. Ayan. Ito yung pinaka main volume niya. So, ang ginawa ko po dito, nagdagdag ako ng konti yung mid-high, tapos low. Ayan. Tapos yung volume niya nakagitna lang dito, yung tawag dito. May kon kasi yan, ito yung gain niya. May kumbaga sa kon, may slider sa ibang mixer naman, slider volume yung nandito. Bagos, tapos may main volume din siya. Ayan, nakagitna lang tayo dito. Ito, naka-off muna yan. Pagdating naman po dito sa ating 215 natin, ito po yung mid-high. Ganito po ang settings yan. Ayan. Ayan, ganito po yung settings yan na ginawa ko. Ayan. Pinataas ko rito sa... Nagdagdag ako dito sa 400 to 450, 630, tapos sa 1K. Para po medyo maganda yung boses, tapos malagatok. Yung tok, tok, tok. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa low. Ang ginawa ko po dyan, yan, nakaangat tayo dito sa 100, 160, 250. Tapos, level na sa 400, tapos nakababa na dito lahat. Yan po yung kuha natin sa... So ayan mga boss, dito na tayo sa first amplifier natin, yung pang mid-high natin. So ang volume natin dito ay naka alas 11 lang. Tapos yung treble natin, ayan, nakadagdag tayo na pang alas 2. Yan. Tapos yung bass natin, mas maganda po kung dagdagan nyo na konti. Ayan, nakapangalawa na lang din. Ayan. Tapos may selector po dito, tulad yung kanina dun sa may likuran, nilagay nyo sa letter A sa input, dun sa likuran. Sa A nyo nilagay yun, di ba, yung input ng sounds natin, ng audio. So pindutin nyo lang ito. Ayan. Pag pinindot B, pag inangat A, so yan, papasok na yung sounds natin. Okay, dito naman tayo sa second amplifier. Harapan, second amplifier. Yan, nakapang alasun silang din tayo. Yan. Tapos yung nakababa yung ating treble. Yung mid natin, nakababa din. Yan. Tapos yung sa bass natin, nakadepende na sa iyo yan kung gaano kasarap yung pakinggan mo yung galabog niya. Yan, yung bass niya. So, nilagay ko sa pang alas dos. Yan. Yan po yung ating settings dito. Tapos yung sa ating input din kanina, yan, may selector dito. Yan. Doon yan galing sa yung galing ng yung RCA from 215 natin. So pindutin niyo lang dito, baka kasi hindi niyo mahanap, nandito po 'yon. Okay? So yung setup po na yan, sound check po natin. Okay? Meron tayong cord na low bat ang ating pang-record. Ayan. So, sound check po. Sound check. Ang gamitin po natin speaker. Ayan, dalawang MCB box. Ayan o, dalawang MCB. 700 watts ang laman, Yates 157. Tsaka dalawang D12 na 600 watts, atomic. Siyempre, dalawang tweeter. Kailangan may mats yan. Ayan, dalawang tweeter. 300 watts. Okay. Sound check na po.